What's up mga kautal? Halika na, samahan niyo ako sa panibagong kalaman na naman ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, paki-like at subscribe na rin sa channel ko. Isama niyo ng pindutin na notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong i-upload kong video. Salamat mga kautal, more power sa ating lahat. Ang obra maestra ng Husay at gawa ng mga tao noong panahong iyon. Ngayon tayo ay namamangha nang makita ang mga kababalaghang ito na nasa napakalayo ng mga panahon na walang anumang modernong teknolohiya at makina kung gaano kahusay ang pagkakagawa. Kaya halika na mga kautal, samahan niyo akong alamin ang top 10 wonders of the world. At ang number 10 sa ating listahan, ang Roman Baths. Ang sikat na Roman Baths Complex ay isang site ng makasaysayang interes sa Somerset. Ang bahay ay isang well-preserved Roman site para sa pampublikong paliguan. Ito ay muling pagtatayo ng mga dating nawasak na paliguan. Nawasak ito noong ika-6 na siglo. Ang muling pagtatayo ng mga paliguan ay naganap sa paglipas ng panahon. Ang mga huling pagdaragdag ay ginawa noong huling bahagi ng 1800s. Ang bat ay isang pangunahing atraksyong panturista ng modernong mundo. Tumatanggap sila ng higit sa 1,000,000 bisita sa isang taon. Itinampok ito sa programa sa TV noong 2005 na 7 Natural Wonders bilang isa sa mga kababalaghan ng West Country. Makikita ng mga bisita ang banyo at museo. Number 9, ang Leaning Tower of Pisa. Ang tore na ito ay unang itinayo sa Pisa, isang lungsod ng Italia noong August 14, 1173. At ito'y nakilala dahil sa patagilid na pagkakatayo nito sa kanang bahagi. Ang nakahilig na tore ng Pisa, o sa Italiano, Torre Pendente di Pisa, ay nakilala sa buong mundo para sa halos 4 degree na sandal nito, ang resulta ng hindi matatag na pundasyon. Ang tore ay matatagpuan sa likod ng Pisa Cathedral. Ito ang pangatlo sa pinakamatandang istruktura sa Cathedral Square ng lungsod o Piazza del Duomo. Number 8, Colosseum. Ang Colosseum o ang Coliseum na orihinal na Flavian Amphitheater ay isang elliptical amphitheater sa gitna ng lungsod ng Roma, Italy. Ito ang isa sa pinakadakilang arkitektura na itinayo sa kasaysayan ng Roma. Ang amphitheater na ito ay binubuo para mag-organisa ng mga gladiator contest, drama at laro tulad ng pangangaso ng mga hayop, paggawa ng maxi battle at mapanood din ito ng publiko sa bukas at pasayahin ang kanilang mga paborito. At ang number 7, Chichen Itza. Ang Chichen Itza, itinatag ito ng sibilisasyong Maya noong 400 AD at ito ay matatagpuan sa hilagang gitna, hilaga ng Yucatan Peninsula na tinatawag na Mexico. At ito'y may kasaysayan na 1500 taong gulang at matatagpuan sa 75 milya mula sa Merida. At sinasabing ito ang pangunahing rehiyonal na punto para sa iba't ibang mga seremonya. Nung mga unang araw at panahon, ito ay pinamamahalaan ng mga pari. At ang ibig sabihin ng Chichen ay sa buhanan ng balon ng itsa. Ang salitang chi ay nangangahulugang bibig at ang chin para sa well at ang itsa para sa Itza tribe. Ang pangunahing paniniwala ay ang mga tao ay itinapon mula sa itaas bilang isang sakripisyo upang mapasaya ang kanilang mga Diyos. Number 6,
ang Hagia Sophia. Ang obra maestra ng konstruksyon ng Hagia Sophia ay isang dating Christian patriarchal basilica o simbahan. Kalaunan ay isang imperial ng mos at ngayon ay isang museo sa Istanbul, Turkey. Ang Hagia Sophia ay kasalukuyang pangalawang pinakabisitang museo sa Turkey na umaakit ng halos 3.3 milyong bisita taon-taon. Mula sa unang pagbabago nito hanggang sa pagtatayo ng kalapit na Sultan Ahmad Mosque or Blue Mosque of Istanbul noong 1616, ito ang pangunahing mosque ng Istanbul. Ang Hagia Sophia ay nagsilbing inspirasyon para sa maraming iba pang mga Ottoman mosque. Number 5, ang Machu Picchu. Ang Machu Picchu ay pre-Columbian Inca Empire site na matatagpuan halos 8,000 na talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang site ay matatagpuan sa isang bundok na lambak ng Urubamba sa Peru. Ang lungsod ay tinatawag ding na walang lungsod ng Inca. Ang Machu Picchu ay itinayo noong mga 1450 sa itaas ng Inca Empire. Ito ay inabandona pagkalipas lamang ng mahigit na 100 taon noong 1572 bilang isang huli na resulta ng pananakop ng mga Espanyol. Ang Machu Picchu ay idiniklara ng UNESCO World Heritage Site noong 1983 at noong 2007, ito ay binoto bilang isa sa New Seven Wonders sa isang pandaigdigang internet poll. Ang number 4, ang Taj Mahal of Agra. Ito ay itinayo ng sikat na pinuno ng Mughal na si Shah Jahan bilang memorya ng kanyang minamahal na asawang si Mumtaz Mahal. Ang Taj Mahal ay itinuturing na pinakamahusay na halimbawa ng arkitektura ng Mughal at malawak na kinikilala bilang ang hiyas ng sining ng Muslim sa India. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na istruktura sa mundo at isang simbolo ng mayamang kasaysayan ng India. Ang Taj Mahal ay umaakit ng higit sa 3 milyong mga bisita sa 1 taon. Noong 2007, idineklarang ito isa sa nangungunang 10 sa Wonders of the World. Number 3, ang Cristo Redentor Statue. Ito ang pinakamalaking Art Deco statue sa mundo at ang 5th pinakamalaking statue ni Jesus sa mundo. Isang simbolo ng Kristyanismo sa buong mundo. Ang statue ay naging isang cultural na icon ng pareho ng Rio de Janeiro ng Brazil at nakalista bilang isa sa New Seven Wonders. Ang statue ay may taas ng 30 metro at ang mga braso naman nito ay umabot ng 28 metro ang lapad. Ito ay gawa sa reinforced concrete at soft stone at itinayo sa pagitan ng 1922 at 1931. At ang number 2 sa ating listahan, ang Petra ng Jordan. Ito ay isang archaeological city ng Jordan na sikat sa rock cut architecture at water conduit system. Ang isa pang pangalan para sa Petra ay ang Rose City dahil sa kulay ng bato kung saan ito inukit. Itinatag ito noong 312 BCE bilang kabisera ng lungsod ng mga Arab na Batayen. Ito ay isang simbolo ng Jordan. Ito ay matatagpuan sa dalisdis ng Jebel al-Madba sa gitna ng mga bundok na bumubuo sa silangang bahagi ng Araba o Wadi Araba. At pinangalanan ng Petra sa New Seven Wonders of the World noong 2007. Ito ang pinakabinibisitang tourist attraction ng Jordan at isa sa top 10 places to see before you die. At ang pinakahuli sa ating listahan, ang Great Wall of China. Itinuturing ito
na isa sa bagong sampung kababalaghan ng mundo. Ang Great Wall of China ay tinayo noong ikapitong siglo. Ito ay isang serye ng fortification na itinayo upang protektahan ang mga estado at imperyo ng China laban sa pagsalakay ng iba't ibang nomadic na grupo ng Eurasian steppe. Ito ay kinilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinakahanga-hangang gawaing arkitektura sa kasaysayan. At ayon sa isang archaeological survey, ang buong pader kasama ang lahat ng mga sanga nito ay may sukat na 21,196 kilometer. Isa sa kamangha-mangha at isa sa pinakakaibang ginawa noong panahong iyon na hanggang ngayon ay nakikita pa rin natin. Kahit dumaan man ang ilang bagyo, ay buo pa rin itong mga obra na ito na gawa ng unang mga tao sa kasaysayan. Salamat mga kautal sa maigsing oras na panunood. Sana patuloy niyong masuportahan ang mga video na aking i-upload para sa patuloy na dagdag kaalaman. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.